anim na bagay na di mo alam ay nasa Biblia pala. Handa ka na ba? Tara. Pang-anim, alam mo ba kung ano ang pinakaunang hayop na binanggit sa Biblia? Ito ay walang iba kundi ang chihuahua. Hehe, biro lang. Nilang tunay na hayop na unang binanggit sa Biblia ay ang baka. Ayon sa Genesis 2:20, and Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found an helpmate for him. Diyan ay malinaw na cattle or baka ang unang hayop na binanggit sa Biblia. Pero kung meron pa kayong biglang makita, marahil ay ibang libro na ang inyong binasa. Panglima, alam mo ba kung ano ang pinakaunang kulay na binanggit sa Biblia? Ang kulay na ito ay walang iba kundi ang kulay green or verde. Matatagpuan ito sa Genesis 1:30. Genesis 1:30, and to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb to me, and it was so. Pero mayroon ding iba na nagsasabi na black or itim daw ang pinakaunang kulay. Pero ang masasabi ko lang, dahil vlog ko to, bahala na kayo. Pang-apat, alam mo ba na mayroong tribo sa Biblia na sobrang galing sa paggamit ng slingshot o tirador? At binanggit din sa Biblia na sa sobrang galing nila sa paggamit ng tirador ay kahit na ang isang hibla ng buhok mo ay kayang-kaya nilang patamaan at itumpa. Ito ang tribo ng Benjamites, isang tribo ng mga Israelita. Kilala sila bilang mga matatapang na mandirigma na gumagamit ng kaliwang kamay sa pakikipag-away. At syempre, wala nang papantay pa sa kanilang husay sa larangan ng paggamit ng tirador. Ayon sa Judges 20:15-16, nang araw na iyon, nakapagtipo ng mga taga Benjamin ng 26,000 na sundalo. Hindi pa kasama rito ang 700 piling sundalo na taga Gibeah. Kabilang sa mga piling sundalo na taga Gibeah ang 700 tao na ito na puro kaliwete at kayang-kayang patamaan ng tirador kahit hibla ng buhok. Kung di ba, napaka-awesome talaga. Pangatlo, alam mo ba kung sino ang pinakamatangkad na tao na binanggit sa Biblia? Ito ay walang iba kundi si King Og, isang hari ng Bashan sa norteng bahagi ng Israel. Sinabi sa Biblia na siya ay isang higante at natutulog siya sa kanyang higaan na gawa sa bakal na may haba na 13 talampakan or feet at 6 na talampakan or 6 feet wide. Sabi sa Deuteronomy 3:11, si Haring Og lang ang nag-iisang natira sa mga lahi ng Rifameo o mga higante. Ang higaan niyang bakal ay may habang 13 talampakan at 6 na talampakan ang lapad. Kaya kayo nang bahala mag-isip kung gaano siya talaga katangkad. Buti na lang pala at
di pausong basketball noong panahon niya dahil kung nagkataon, naging MVP player na siya dahil sa sobrang tangkad niya. Pangalawa, alam mo ba kung sino sa Biblia ang binanggit na may 70 anak? Siya ay walang iba kundi si Gideon. Isang pinuno at magiting na mandirigma ng bansang Israel. Ayon sa Judges 8:30, si Gideon ay may 70 anak dahil marami siyang asawa. Ngayon alam mo na hindi lang siya isang magiting na mandirigma, kundi matinig at masipag din siyang gumawa. Tanghuli, alam mo ba kung sino ang pinakamatandang tao na nabuhay na binanggit sa Biblia? Oo, alam kong alam mo na ito dahil matalino ka. Yes, siya ay si Metusela na nabuhay na mahigit 969 years old. Makikita yan sa aklat ng Genesis 5:21-27. Pero alam mo ba na mas malupit ang tatay niya? Dahil ang tatay niya ang kauna-unang tao na hindi nakaranas ng kamatayan. Siya si Enoch. Hebrews 11:5. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Maraming salamat sa pakikinig, at dahil sa tinapos niyo ang video ko na ito, ay may pabaon ako sa inyo. Alam mo ba na hindi si Delilah ang pumutol at gumupit ng mahabang buhok ni Samson? Ang ginawa niya lang ay pinatulong si Samson ng mahimbing sa kanyang mga tuhod. At nang ito'y mahimbing na sa pagkakatulog, ay may isang hindi pinangalanang lalaki ang gumupit sa mahabang buhok ni Samson. Ito ay mababasa mo sa Judges 16:19. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutang i-like ang ating channel, Exploring Israel, para sa mga susunod pa nating mga videos. Hanggang sa muli nating pagkikita. Awesome day!